Eto na nga, tawagin na natin ang ating special guest for today, ang host ng bagong, ayan na siya kagad, ang host ng bagong online show from FYE Channel na Lucky Home. Please welcome to Showtime Online, you, Master Hans Kua. Hey, Master Hans. Master Hans. Thank you, Master Hans. Sa inyong show, salamat. Ayan, welcome back po, Master Hans, dito sa Showtime Online, you. Yes po, thank you. Thank you. Alright, go Raven. And kamusta naman po tayo, Master Hans? Ano po bang pinagkakaabalahan nyo bukod sa pag-promote ng bagong single na online show na, bagong single tuloy. Single pala si Master. Singer na siya, si Master Hans. Singer na pala siya. Bagong online show na Lucky Home, yan. Yes po, may bagong online show si Master Hans Kua sa FYE channel ng YouTube po. Kung saan po, pag-usapan natin maya-maya, ang tungkol po pa para maging maswerte ang bahay nyo. Bukod pa po, sa online show ko po sa FYE channel sa YouTube account po, bukod pa po doon, everyday mapapanood si Master Hans Kua sa Kapamilya channel, sa Magandang Buhay. Kasama natin ang mga mamshi. Si mamshi Regine Velasquez, siyempre si mamshi Melay, siyempre si mamshi Jolina. Araw-araw na doon si Master Hans Kua upang magbigay ng horoscope of the day para malaman natin, swerte ba ako today? Ano bang lucky sa akin sa pag-ibig, sa career, lucky number ko, lucky directions ko, lucky color ko? Lahat po yung dinidiscuss araw-araw sa Magandang Buhay. Oy, exciting. Oh, exciting yan, lahat. Master Hans, ha? Pero lagi natin naririnig yung ano, feng shui, yung terminology na yan. Ano ba talaga ang feng shui? At saka ano ba talaga ang ginagawa ng isang feng shui expert? Yes, ang feng shui po is a Chinese word. Ang ibig sabihin po ng feng is wind. Hangin po siya. Ito po ay kung saan po pupunta yung direction po. Yun yung hangin. Ang shui naman is water, kung saan naman daw po yung direction po ng wealth, health or career, o yung swerteng direction. Ang feng shui po is tamang placement kung saan ka dapat upo, saan ka dapat haharap, saan dapat ang pintuan mo, saan dapat ang bintana mo, saan dapat ang kama mo. Yan po ang feng shui. In short, in layman's term, sa pagkakaintindi ko, dapat alam mo kung paano mo ilulugar ang sarili mo. Ganun siya. Teka lang. Pero Master Hans, kailan po ba kayo nagkaroon ng, kailan nagsimula yung interest niya na mag-feng shui naman po? Yes po, si Master Hans Kua is a pure-blooded Chinese. My dad is a pure-blooded Chinese from China. Si daddy ko po is isang feng shui master. So bata pa rin po. O bata pa lang po ko noon. At early age na exposed na po ko sa traditional practice po ng feng shui. My mom also sa feng shui is a Chinese blood, also pure-blooded Chinese also. Yung mami ko nagpa-practice din po. Siyempre mga Chinese kagaya ni mami ko, daddy ko po ng feng shui. Bukod pa po sa feng shui, nag-aral din po si Master Hans Kua sa mga grandmasters sa Malaysia, sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa iba't ibang masters, sa iba't ibang countries para maging mas kalubhasa o mas maging eksperto po sa larangan po ng feng shui. Uy, so Master Hans, ganito ba yun? Mula bata pa po kayo, nagpapabasa na kayo, parang in-expect ba ng parents mo na magiging feng shui master ka? Yes, at a very age pa lang, at a young age pa lang po, gifted si Master Hans Kua, psychic po. Bukod pa sa nag-aral ako ng feng shui, psychic din po ako, which I can see, I can predict, nakita ko rin yung aura ng mga tao, nakapag-predict din ako na enhance pa to ng pagpa-practice ko everyday dahil marami yung mga kliyente. Bukod pa po, sa feng shui si Master Hans Kua, Master Hans Kua is also a registered nurse. Kung saan po, specialty ko talaga ay psychiatric nurse. So yung mga pupunta sa akin, tungkol sa sawi, sa pag-ibig, mga may problema sa kanilang pamilya, may problema sa kanilang mga asawa o sa kanilang jowa, posible makatulong lalo yan dahil isa po kong psychic, isang tarot card reader, also I'm a psychiatric nurse also. Pwede, kino-combine ko yung specialty ko sa pagiging nurse at isang feng shui expert. Ang galing. Amazing. Oy, naku, for sure, grabe. Marami ng mga tanong yung mga madlang people natin dyan. Biglang nga. Interested na sila. Alaman nyo yung mga expertise si Master Hans. Naku, I'm sure ang dami na nagko-comment ngayon pa lang, no? Pero ayan na nga, pag-usapan na natin ang iyong bagong online show sa FYE channel on YouTube. Ano ba ang konsepto ng Lucky Home? Yes po, ang ganda po ng bagong konsepto po. I-follow nyo po sa YouTube, si FYE channel, dahil meron na pong una at pangalawang episode si Master Hans Kua. Kung saan po pag-uusapan, pupunta po si Master Hans Kua, mapasyal kay Master Hans Kua sa mga bahay
ng mga celebrity, mga well-known, so yung sikat na celebrity po. At i-check natin, magbibigay tayo ng opinion o ng mga feng shui suggestion, paano ba ma-enhance ang good luck nyo po pagdating sa career, sa pera, sa pamilya, sa pag-ibig. Ay, ang ganda po. Make sure nyo po, i-follow nyo po, FYE channel po, YouTube, kung saan papasyal tayo sa iba't ibang mga celebrities. Pag-usapan natin, pintuan pa lang, anong comments ni Master Ascua. Sa living room, sa sala nila, sa dining room nila, sa kitchen nila, sa kwarto ng mga celebrity, anong mga dapat kulay, anong dapat direction, anong dapat ilagay, anong dapat iwasan, sa tulong pa rin po ng Feng Shui FYE channel po sa YouTube account. August 19, mag-a-start na po yung aking episode. Wow! Grabe yun, eh. Sa Feng Shui, meron din palang pa-house tour si Master. Oo! Oh, oh. Diba? Bongga diba? Yun. Yan, Master Hans, ano bang dapat i-expect na online ang papanood nila sa Lucky Home? Yes, so ma-expect po nila dito, bukod po sa mga, dyan tayo, kasama natin mga celebrity na sikat, aba, bukod pa dyan, meron kayo mga, may init na mga topics kung trans po saan, i-discuss ni Master Hans po. Master Hans, bakit nga ba nagkakaroon ng third party sa relasyon? Master Hans, bakit nga ba nag-iwalay ang mag-asawa? Master Hans, paano ba sumikat? Ano bang dapat natin i-feng shui tips para maging successful ang business ko? Ano bang feng shui tips natin, Master Hans, kuha para mas maging maswerte ang pag-aaral ng anak ko na lagi mababa ang grades sa Master Hans, bahay namin, lagi kami nag-aaway. Iyan po yung mga madi-discuss. Ang dami niyo po matututunan, mga practical tips sa pag-feng shui na inyong mga tahanan. Uy, ang bongga niyan, di ba? Malaking ano yan, tulong sa mga madlang people natin. Pero ito, Master Hans, pwede niyo po ba kami bigyan ng ilang mga basic feng shui tips na pwede namin i-apply sa aming mga bahay para naman ma-invite namin yung mga good fortune, o di ba? Okay, ano? Simulan natin ang ghost month pa rin ngayon. Ang ghost month po nagsimula po ng July 29 at magtatapos po siya ng August 26. During ghost month, ito ay pinaniniwala ang Chinese tradition, custom ng mga Chinese sa mga Buddhist and Taoism, kung saan daw po during ghost month, iniiwasan natin ang major activity sa buhay natin. Ha? Bawal maglipat ng bahay, bawal mag-start ng construction, mag-start ng bagong business. Tapusin na natin, after August 26 tayo, pwede tayo magsimula ulit ng ating major activity sa buhay natin. Feng shui tips number 2 ni Master Hans Kua, iwasan natin ang mirror facing your bed. Kung mag-asawa, meron kayong salamin na nakaharap sa kama nyo po, this might ruin o pwedeng masira ang maganda nyong samahan. If you're single naman, pag may salamin po dyan, pwedeng ma-enhance, masira naman po yan ang relationship mo sa iyong jowa o mahihirapan ka makaharap ng partner. So it's a no-no, bawal po ang salamin na nakaharap po sa ating kama. Bukod pa sa relationship, it also ruin your health, mga issues sa mga kalusugan. So make sure pag may salamin dyan, pwede nilagyan ng isang curtain o isang tela kung saan, kung pagsasalamin kayo, pwede nyo buksan, tapos bago nyo matulog, lalagyan nyo ng papel para wala nagre-reflect. Kung shape tips, number 3 ni Master, kung importante sa bahay natin, ang pintuan. So lahat naman tayo, madlang people, ay meron mga pintuan sa bahay natin. Make sure natin na maliwanag ang pintuan natin, especially pagkagabi, dapat po bright yung kulay ng bright, maliwanag po ang ilaw natin sa pintuan natin. Dapat po ang pintuan natin, yung doorknob, yung walang mabungi, walang masugat. Dahil the pintuan sa bahay natin is the mouth. Yan po yung mouth, kung saan pumapasok yung chi, yung energy sa bahay natin. So, importante na stable, maayos, at walang problema, o walang sira ang ating pintuan sa ating tahanan. Okay. Ayun, kaya pala, alam nyo, kaya pala hindi ako nagkakajowa kasi nakatapat yung salamin sa aking kama. Ayan. Maraming salamat, Master Hans. Pero ito, Master Hans, kwentuhan mo naman kami dun sa first episode ng iyong Lucky Home. Kaninong bahay nga po ba yung inyong pinungsyoyan? Yes, ang unang episode, ang sikat po na si Ivana Alawi. Oh! YE channel po, YouTube po, makikita nyo po, in-house tour tayo ni Ivana Alawi sa kanyang bahay. Mm-hmm. At i-discuss ni Master Hans Kua sa bulag-bula sa pintuan. Papasok kami sa kanyang sala. May sala number 1 at sala number 2. Yung kanyang chairs. Kung ano bang dapat sa hindi dapat sa chairs, sa dining tables, sa iba't ibang kwarto ni Ivana Alawi po. Tayo, binasyal tayo ni Ivana Alawi. At doon po i-discuss ni Master Hans Kua ang mga mistake o mali sa bahay natin at mga dapat nating cure o mga tama naman natin gawin sa ating tahanan. Yan po yung Lucky Home sa FYE channel sa YouTube po.
Master Hans, ano? Abangan natin yan. Pero ito, Master Hans, wala kaming sala number 1 at number 2 ni Ivana Alawi. Pero pwede mo ba kaming basahan kahit na mabilis lang? Okay lang po yun, Master Hans. Sige na, isa-isa. Mabilisan lang po. Ako ba naman? Sino na? Ako, sige. Expected to si Wise. Go, Wise. Wise, agad-agad ah. Sige. Wise, sa'yo right now, may mga opportunities na ma-miss out ka. Wise, sabi na marami ito, iwasan daw po ang pagiging choosy sa opportunities. Oh. Grab lang ng grab. Iwasan din po, sabi ng barari ito, Wise, maging wise ka daw po sa paghanap ng mga investment. Merong mga wise na tao na iposible investment makuha siya o hindi maloko yung investment na papasukin mo. Ingat ka. Sige po, thank you. Interesting. Ito naman si birthday boy Raven. Happy birthday, Raven! Raven, sabi ng barari ito, the power card. Raven, sabi ng barari ito, ingat ka daw po sa accident. Make sure po, pag inaantok, pag medyo nakainom, o may papupuntahan ka, always wear your safety mga equipment. Lagi dito, sabi ng barayo ito, ingat daw po at lagi daw po nasa present of mind dahil may accident na dapat iwasan si Raven. Happy birthday si Raven. At susunod na ba natin si Anna daw? Ako. Si Anna! Ay, Anna! Sabi ng barayo ito, Anna, meron daw po blessing from the heaven. Makinig ka daw po sa intuition mo, sabi ng barayo ito, Anna. Meron daw po mga messages daw po ang isang anghel o may mga opportunities, may mga tao, may mga tips sa'yo, makinig ka sa nila dahil posibleng tama ang path ang pupunta niya. Ganun. O, diba? Basta si Dan ako po. Ako naman po. Si Dan ang sabi naman ng para dito, the King of Sword, Dan, may isang uncle, may isang daddy, may isang boss na lalaki. Magbibigay ng opportunity sa'yo sa mga susunod na buwan, sabi ng para dito. Maging mabuti sa lahat ng tao, Dan, dahil opportunity na to ay posibleng lumaki at maging successful ka sa buhay. Yay! Wow, God! Thank you so much!